feeling blue. Ever thought of looking into the bright side of things? Let us help you out. Join our light, engaging, and inspiring conversations with our Chaplains On Air. Hosted by Father Junji Bargayo and Father Henry Ponce of the Society of Jesus. Chaplains On Air. The chaplains are now in. Here on Chaplains On Air. Ayan! Hello! Hello, hello, hello Father hello. Henry! Kumusta hello, Father na? Ay, Diyos ko. Lipay kayo kay nanagin ko sa syudad sa Sugbo. It's another beautiful Monday. Yeah. Wow, beautiful good ang Monday, uh-oh, ha? Yes! And, ay, grabe na ito, Father Henry. Ang mga buhay-buhay na ibinigay ni Lord sa atin ay napakasaya. Oo, dahil ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hep-hep. Masayang tunay talaga, no? At nangunguna pa rin sa kasayahan, no? Si Tita Yvonne, no? Galing pa daw siya nag-shopping. Mm-hmm. O partida pa yun, wow. Ha, nag-shopping. Pero unang bumati. At pumangalawa si Janet Yap, no, sa Australia. At wow. Si Sister Emma Galang Lasian ng Lebanon. Wow! Ayan. Father hello. Henry! Grabe na yan! Parang ano, Super parang, exadya! Parang nakabatak ka yata ngayon. Ewan ko sa'yo, Father Henry. Basta ko ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Parang may aftershock pa yata tayo sa interview natin kay Jackie Chua, no? Yung energy ni Jackie. Nasa sabihin mo pa. Sabihin mo pa at ulit-ulitin mo pa, Father Henry. Yan. At nandito din ang ating magandang dilag na kaibigan si Ate Gwen. Ay, nako. Maganda tanghali. Magandang dilag. Puso ko yung nabihag. Ay, naku, Father Henry, simulan na tayo. Simulan na natin sa dasal. Kasi alam mo, mahalaga ang guest natin ngayon. Ay, talaga ba? Ay, sinabi mo pa. At ulit-ulitin mo pa. O, ba, tingnan natin, no? Mamaya. Malalaman natin. Alright. Alam mo, marami ng excited sa guest natin ngayon. Ikaw ba, excited ka ba sa guest natin ngayon? Hindi, slight lang. Ayun. Nako, tingnan mo, sabi ni Father Ari D. Excited na sa ating guest, no? Diba? Ang ating... Diba? Kaya simulan na natin. Dasal ka na dyan. Ikaw lang talaga. kung makapag-utos, ha? Okay, sige, dasal okay, tayo. Okay, game! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and loving Father, we praise and thank you for the gift of life, for the gift of persons, especially for the gift of family. We pray that as we have this conversation, this will be another fruitful one, and may we be guided by your Holy Spirit, and may we be inspired by the witness of our guest today. And this we pray through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, Father and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, Father Ayan. Henry. Nako. At pagkaaga-aga, Father Junji, may pagkahaba-haba na. Comment. Ay, oh. Basa? Good day, Father Junji and Father Henry. Yes, it is a very beautiful Sunday. Thank you. Sunday sa kabilang dako, yes, ng, sa mundo, kabilang dako ng mundo. Thank you for the chaplains. You're making your audience forget about the pandemic. Yes, masayang tunay. God bless you more. Watching from Sydney. Thank you to Sister Michelle Liaban for sending me the link. Nako, maraming salamat kay Michelle. Thank you, Michelle. Sharing this show to friends and family, great way to start the week. Ayan. So ngayon, Father,
Uh-huh. Ganyan talaga ang nangyayari sa buhay natin. Ang alin? Ang masayang tunay. Ah, oh, dahil Kristiyano nga. Oh, ayusin mo, Diyos ko, parang... Oh, naku, introducein natin ang ating guest ngayon, no? Huwag na natin patagalin pa, no? Oo, oh, sige. Oo. Oh, oh. Ang ating guest ngayon, alam naman natin na sikat yung ating guest. Oo, sikat yung ating guest. Kaya nga, marami na tayong nanonood ngayon, no? Umabot na tayo ng 3,700. Oh. Ayan. Sabihin ko sana 37 million. Okay. Ay, nako. Oo, ngayon, Father Henry, ang ating guest ngayon ay, of course, because this is a Meet a Jesuit, Meet the Jesuit episode, so isang Jesuita. At kilala siya sa mga composition niya, pero sa ating mga Jesuit, no, kilala natin siya bilang sa mga younger ones, no, teacher ng theology. And he is also a hindi lang prolific writer, no? But prolific, big word. But he is also a dear friend, and yes. maraming tayong mga younger Jesuit, no, na directly ni Father Arnel, no, is guiding us spiritually. So let us all welcome our guest for today, Father Arnel Aquino! Yay! Oh, this is ayan! Ayan. Lagay natin sa gitna ayan, si Father Arnel. Ayan. Ayan. Aba, at may ano pa ha? Parang reveal. Grand reveal. Kasi pa-black-black pa. Anong drama to, Father Arnel? alam mo, piling ko na si stress na yan si Father Arnel. Dahil sa ano, setup. Diyos ko, ano bang nangyayari dito? Alam mo, Father Henry, pag maganda ang nangyayari, ang kalaban natin ay double din. Nagtatrabaho, Diyos ko. Ewan ko itong sa kalaban natin. Tapos, ang pangalan lang talaga niya, no? Arnel? No? Wala talagang father. Eh. Oo nga, tayo na iyan naman ako. Tayo ay father. Oo. Oo nga eh, di ba? At mag-iingat tayo sa ating mga sasabihin dito sa kanya, Father Junji. Kasi sabi mo nga, mga directi tayo niya, no? Oo. Na, ano, at one point, no? So kilalang kilala niya tayo at alam na alam niya yung mga... Ay, nako! Ewan ko lang sa'yo. Kay ng ating pagkatao. Ay, sinabi mo pa, basta ako... I am okay. Ayan, ladies and gentlemen, let us all welcome Father Arnel! Yeah! Ginoo ko. Sila na amon signal dire. Ginoo ko. Pasensya na kasi ang... Ateneo, walang signal? Oo, mauna. So, Ateneo is very overrated. Yeah! So, So, guys, I don't know if the signal will drop me again. Okay, very unstable. So I can just, okay lang Father. Sa 9 na yan si Father Henry maiwan. Teka, yung mga interviews siya ba nagda-drop din paminsan-minsan o ako lang? Ikaw ang laging nagda-drop, so Father. Okay. Si Father Junji ako. Junji, mamaya na yung love life. Pag-usapan mo lang natin ito sa interview ngayon. Bakit puro love life din pinag-uusapan rin dalawa? Ay, nako. Sinabi mo pa at ulit-ulitin mo pa. Sige, Father Henry, tingnan mo. Delikado ang ating guest ngayon. Kaya ang buhay natin ay deprived sa love life. Kaya dito na lang nilalabas. Oh my God. Speaking of love life nga, no? Si Father Arnel, recently, no, nagpahayag ng kanyang pagmamahal. At anong nangyari? Tapos sa kapistahan pa, no, ng Mother Dolorosa. Kakaiba din ito si Father Arnel. Ano ba nangyari sa iyo, Father Arnel? Father Henry, hindi ko naman pinili yon kasi ang dapat na final vows August 15, di ba? Assumption. Nag-positive ang sampu sa amin dito. Uh-oh. So, na-move sa September 8. Uh-oh. Hindi pwede kasi hindi pwede yung provincial. Na-move sa na next one is September 10. Mata Dolorosa, sige na lang! Magkamada yun!
Uy, tapos pero, ngayon, lima yung minsan positive talaga, namin ngayon. Oh, ay, minsan talaga naku, may mga tao na binabagayan din talaga. Hindi mo nakaitim na ako eh. Uy, Father, mukha naman ako driver ninyo. May nag-congratulate dito. Kilalang-kilala mo to. Hi, Ellie. Congratulations on your final vows. Right. Ellie, I knew that you won't be able to make it across the sea. Kaya sabi ko, sige, Ellie sa bahay. Alam mo talaga na si Father Ellie yung kausap niya, no? Kasi nag-English sila eh. Parang natural lang, no? Parang automatic mga machine. Parang ang switch, no? Ang bilis lang, no? Hey, Father, wait, Ellie, Jindy, kasi know that you English cannot cross kasi this. Ang kanyang message. Yeah! As in, kami, ipaprocess pa namin yan. Parang, slow lang konti. Mga kaibigan, ito pong dalawang ito ay naging estudyante ko sa theology. kaya sila nila ganyan. Yan ang tinatawag na sin and grace. Yeah. Yeah. Sino sin, sin and grace. Ayan na. Pasensya na sa lighting ha, kasi kanina nakaposisyon ng ganito sa light yung computer. Wala eh, hirap ang signal eh. So, bakit Father, ayaw mong sabihin ngayon na si Father Henry ay nasa kadiliman? Ah, hindi, maliwanag ang mukha ninyong dalawang. Ganda nga eh. Naiya naman ako. Tingnan mo yung mga pangalan natin. Father Junji, Father Henry, tapos Arnel. Arnel. Tapos tingnan mo, naka-clerical, tapos tingnan mo. Naka-teacher, di ba? Pero may pangalan na Jesuits. At saka sa Jesuits, tingnan nyo ha, maliit ang I. Nako naman. Anong klase mo yung emphasis, no? Sabi niya, tingnan mo yung Jesuit. Maliit ang I. Ay. Totoo kaya yan sa lahat ng mga Jesuita? Oy! Ayun na sana ang tanong ko eh. Isa amin ito. Guys, naghihintay yung mga tao sa interview. Sige. Sus ko. Father, ganito lang naman yung interview namin. Alam mo lagi akong naiiyak dito. So, akala ko drama meet the Jesuit. Hindi, meet the clowns. The clown Jesuits. Sige, nasimulan na natin sa Father, pag nagpa-final vows, as if hindi ko alam, no? Yung final vows natin, ito ay, ano ba ito? Ito na ba yung pinaka-last na parang... Final, di ba? Final, no? Bakit pa may final vows, Father Arden? Meron bang preliminary? Parang bini contest lang, no? May preliminary elimination, semifinals, quarterfinals, semifinals, finals. Ano bang ibig sabihin nun? Humihingi po ako ng paumanhin sa aking mga kapatid dahil kung hindi po love life ang pinag-uusapan, ay beauty contest! Okay, so ang first vows po ng mga Jesuita ay inuusan namin, ay sinasabi namin pagkatapos ng aming nobisyado after 2 years. Yun ay nangangako kaming umalib, pumasok sa Society of Jesus. Tapos matapos ang maraming taon, pagkatapos ng pag nagpari na kami, ang society naman ang parang tumatanggap sa amin huling panunumpa. Tapos yung huling panunumpa namin, doon na kami pumipirma ng last will and testament, ng certificate of renunciation, na kung ano man mangyari sa amin dito sa kapisanan, lahat ng mabibigay sa amin, ari-arian man o mga gifts, ay mapupunta lahat sa Society of Jesus. Ang daming papeles na pinipirmahan yon, handwritten. So pumirma ka, Father Arnel? Pumirma ako sa kontrata. Ay, naku. Pero i-clarify ko lang yun, Father. Yung certificate of renunciation. Renunciation. Sabihin mo, renunciation. Hindi mo pa sinasabi. Dali sabihin, madali. Hirap sa gracious, kasi, Father. Kasi, Father, ito ba yung kunyari, di ba, speaker, kilala, si Father, ano kasi Arnel, nasikat niyan, di ba, renounced speaker, yan ba yan, yung pang-renunciation? Renounced speaker, ganun, i-renounce mo? Ganun. Ay, talaga lang.
Naguluhan si Father Arnel. Ang corny, sorry. Enunciation. So, sige, ibig sabihin ng Father, ang pinipirmahan natin na hindi na tayo mag-o-own ng kahit anumang ari-arian. O, simula pa naman sa pagpasok natin sa novitiate, diba? Hindi na tayo pwedeng may ari. Yes. Oh, ayan, yes. May sinagot si Brother Ed. Ayun, isusurrender na lahat ng mana. Hi, Noy. Ay, paano yung katulad sa atin, Father Henry, nawa man tayo mana? Wala man tayo kayutaan, diba? Oy, may yuta sa kuko. Ako sa paso. Sa liog o sa braso. Okay. Inibiri. Oh, mga yuta. Tana na i-renounce. Meron ba kayong mga Cebuanong nanonood? Ay, marami, Father. Malalaman mo yan sa mga apelyedo. Talaga yung mga nag-uulit, mga gano'n, katang-katang, kilong-kilong. No, kunyari, ang apelyedo, Pilinyo. Alam mo na Bisaya kasi Pelenyo. Talaga, parang si Anasito. Aniseto. Diba? O pangutano na, kaila sila ni Kristo? Oo, pero ipakanta, Kristo. Yeah. Parang dun sa bukid nun, di ba? Kasi Father J-Boy ito, the great TikToker, Father J-Boy. Sabi niya, nung nag-trial siya doon, so nagpunta sila sa misa. So, si Kristo ay namatay sa cross. Oh, di ba tama yung cross? Sakto pronunciation sa cross. Ay, may kwento ako dyan, Father. May kwento ako dyan. Itong si Father Martin. Mission trial namin. Novice pa kami noon, no? Mission trial. Tapos, First Friday Mass. Sacred Heart. So, tuturo siya ng Sacred Heart. Thursday pa lang, tinuro niya na. Ang tagal-tagal. From 2 o'clock ng hapon hanggang 5 o'clock ng hapon. Pag-uwi niya sa kumbento, sabi niya, ay, pakinggan mo bukas ang Sacred Heart. It's not anymore Sacred Heart. It's Sacred Heart. Sacred Heart. Sabi ko, paano mo tinuro? Sabi niya, cred. Sacred Heart. Ang mga bata daw, Sacred Heart. Pero naayos niya daw, Father. Tuwang-tuwa siya. Proud ang Martin. Kinabukasan, pag-misa, habang tinutugtog ang intro, tumitingin si Father Martin sa akin, no? Proud. Confident. Proud teacher. Pagkanta ngayon. Secret. Ganyan na lang yung tingin ko sa kanya. Father Martin. Di dyan madala ang pagkabisaya. Di madala sa overnight. Pag bisaya tayo, ang rinig natin tama. Correct. Ay, may mag-i-interview. Ano mag-tichismisa? Ay, ganito talaga. Ito yung interview natin, Father. Ganito talaga ito. Ngayon, Father. Ang dami pa rin nanonood sa inyo. Ang dami nyo nanonood. Ay, meron na tayong 78 million. Ayan. But not this area, right? May nag-comment, Father, ako si Buano. No, gapabuyag mo apan kalingaw. Tita Vicky. Tita Vicky Paikol nasa Ayala Alabang. Yes, dating nasa ano yan, EAPI. Wow, dato na kayo kay Ayala Alabang. Lagi. Oo. Kaya ko, ma'am. sabi ng aking classmate na father na ngayon, Father Leo, ang pangalan gyud ay ni Father Arnel Aquino. Yes. Tagal na ako natawag niyan, Leo. At anong ginagawa mo? Arnel Aquino. Ang profile pic na nasa Bixa. Father, so after the novitiate, mayroon tayong tinatawag na philosophy, no? So, nag-aaral tayo ng mga, of course, philosophy, di ba? Dressmaking. Oo. Pero hindi, actually, gusto ko sana makita, no? Kasi paano mo nakilala ang mga Jesuita, Father? Ah, kasi sa Davao ako I studied in Ateneo de Davao, so that's where I met them. I did not meet any, well, I did know that there were other priests, but I never knew that there were other orders. So the Jesuits were the only ones I was exposed to. Father Henry, ano ka ngayon?
That's already coming from the heart. What? What is? The spoken in dollar. Tinitingnan ko yung mata mo. Blanco. Sabi ko, ang bilis magsalita. English pa. True Athenian. Yeah. Arnel, I know, right? Ngayon, sising-sising na yun si Father Arnel, ba't pumayag siya mag-guest? Okay. Parang madalat ka ganda lo, parang wala kayong magawa dyan. Henry, wala ka ba mga pasyenteng bibisitahin? Ikaw, Junji, wala na ako sa PGH. So nasa Cebu ako ngayon, di ba? Oh. Father, ang ano ngayon, ang bilanggo, nandun lang sila. So nag-break muna ako ngayon. Okay. Hmm? Uy, sabi ni Brother Ed, no? Kompa yan. Hmm. Oh, di ba? Noy, manda ka sa akin pag nag-ilo tayo. Pag natapos tong lockdown natin. Pero of course, no? Dahil sa Ateneo at anong nag-udyok sa inyo, Father, na magpari talaga? Ay, talaga? Mm. Vocation story. Pero, paliwanag mo, Father, sa Tagalog. Tagalog natin. At Tagalog naman. Hindi, Father. Nakatira kami ko sa Davao kasi. Malapit yung parish church namin sa Davao. So nilalakad ko lang parati yon. Yung unang-unang good joke sa akin ng bokasyon, nung Good Friday, kaya mahalaga sa akin ang Holy Week Triduum kasi doon unang napunla yung napukaw ng aking bokasyon. Na yung pare, very dedicated, tapos pagod na siya by Good Friday, pagod na siya. Tapos gustong-gusto ko yung ginagawa niya sa Triduum. Tapos nung pagod na siya noong Friday, he was delivering a homily. Sabi ko, gusto kong makatulong sa mga pare na masisipag na nagpapare sa Good Friday. Kasi gusto ko itong gawin. I like to do this. I'd like to be able to help out tired priests. You know, unang-una, diocesan priest ang expo ang nagpunla. Hindi ko siya kilala, hindi niya ako kilala, hindi ko siya nakausap. Basta dun lang na po ka na parang, I'd like to help this guy because I know I'd be of help. Yun ang unang-unang-una. Wow. Tapos anong naghatak sa iyo sa mga Jesuita na apart from you were a student of Ateneo de Davao? O di may English yun ha, ponte. Oo nga. Yun lang. Kasi nag-arlaw sa Ateneo, nakikita ko sila at napakagaling nila mag-homily. Diba, nung bata pa lang ako, yung homily na nila ang nakapag-udyok sa akin na parang they always made sense. Parang meron parati silang sinasabi at meron parating hugot. Kaya doon nag-tie up yung priesthood and Society of Jesus. Jesuits and the church. Parang ganyan. Tapos nag-vocation seminar, tapos lalo akong napaibig. Tapos yung fourth year high school, si Father Louis David ang aming moderator. Ay! Imagine, yeah. After so many years, nagpadala uri lang regent sa Ateneo de Davao. Alam ko na saan ang galing ang English. Galing ang English. Sabi ka na, okay. So, yun. Kasi so, if I'm a student of Father Louis, I can also speak English. Yeah, yes and no. Sige, ipilit mo pa. So, Louis David suggested that I enter RVSU. Kasi dati ang RVSU, libre lahat. Tapos Ateneo education pa. Pa first year college ako noon. Perfect. So parang meron akong scholarship. So I entered RVSU, 2 years ako doon. Tuloy-tuloy na yan. Wow! Tapos sarap pa ng pagkain, no? Si Nene pa yung aming cook noon. Tapos ngayon, tapos pagpasok sa Arupe, si Nene. Nandyan pa rin si Ate Nene? Wala na, retired na siya. Just recently. Retired na sa atin. Yeah. And then, Father, nung pumasok ka sa Society of Jesus, kilala naman si Father Arnel sa marami niyang songs, no? So, dahil sa mga compositions, no? So, kilala si Father Arnel sa mga songs niya. Kailan ka nagsimulang mag-compose, Father? I mean, nung sa Society na or even before joining the Society of Jesus? Compose in earnest, ibig sabihin isang buong kanta na na-present sa isa-isang audience.
nagsimula ako before I entered kasi kami ni Father Danny Isidro, magkasama kami nagturo sa Ateneo de Davao. Tapos merong mga play-play noon, mga kanta-kanta. So doon ako gumawa ng mga kanta na na-present sa audience. Pero gumagawa na rin ako ng kanta before. Mm-hmm. Yung college kasi ako, member original member ako ng Bukas Palad. We set it up. There were nine of us. Eh, gusto ko sana mag-compose noon, pero eh, iharap ka ba naman sa mga John de Arboleda, mga Manoling Francisco, sa mga Norman Agatep. Si Manoling wasn't a member, he was in the novitiate then. Pero we already had enough composers. So sabi ko, ayaw na lang, kayo magtiga-probinsya man lang ko. Uyamot raman ko na probinsyano, dili lang mag-compose-compose. Ako ano lang ni. Kanang pang ano lang no, pang ligo lang kanang mga compose. Yes, pang ligo ka, na, ano? Pang amateur, yeah, sa kilid-kilid. Yeah. Amateur ka. Amateur, di ba? Oy, may pamamanatawag. May question dito from our audience. Uh-huh. Okay, from Gwendolyn. Ate Gwen, Father Arnel, ano po ang mga inspirasyon niyo sa napakagaganda niyong musika lalo na doon sa mga Ay, Ate Gwen, good to hear from you again. Kilala mo pala si Ate Gwen? Oh. Ate Gwen, kasi dati, kasi bata pa lang ako, Ate Gwen, yung piano namin kasi nasa tabi ng bintana. So, tugtog-tugtog lang ako doon ng mga naking na kanta. Parang kung ano lang, tugtog-tugtog lang. Tapos, nung scholastic na ako, pagkalabas ko sa novitiate, sabi ko, sige, tugtog-tugtog lang din ako ng mga Jesuit music. Tapos, te-tape ko. Tape lang. Tapos, tuloy-tuloy yon. Isang mahabang-mahabang tugtog na parang mga medley ng Jesuit songs. Eh, narinig ni Father Vic Baltazar. So, hiniram niya yung tape. Dinala niya sa retreat ng ACLC. Pagbalik niya, sabi niya, alam mo, gawin mo tong ano, gawin mo itong production. Kasi maganda to para sa mga retreat. Si Father Junjun Boris noon ang director ng JMM. Sabi niya, sige, gawin nating project. Kaya napanganak ang Lord's One. So, tuloy-tuloy na yun. Tapos may Vespers pa. Yung Vespers, gitara, pati flute yon. Kasi they took the clue. Took the clue and the cue from Lord's piano. Kung may piano, ganda siguro gitara and flute. Father, lagi kong maalala yung kwento mo about yung piano, no? Baka maganda din na ikwento mo, kahit na ayoko naman ako magkwento, di ba? Nandiyan ka na nga, inano ka namin, di ba? So, baka pwede guest ikwento. Guest pa, di ba? So, ano yung kwento ng piano, Father? Yung sinasabi po ni Junji, kasi nung bata pa po ako, hindi ako naglalaro ng sports kasi may hika ako. I'm a chronic asthmatic. So, sabi ng daddy at mommy ko, siguro paaralin na lang natin ang piano para meron namang ano, merong hobby. So, kala ko ng piano. Wala pa kaming piano noon. Tapos, siguro mga two months into the thing, nakita ko yung tatay ko na may kasama, mayroong siyang kausap dun sa aming, sa balkon. No? Tapos, he was a strange man kasi minsan lang makakita na naka-long sleeves. Sino kaya itong tao to? So, lumipat yung araw na yun. Mormon siguro. Siguro, parang Mormon. Pero hindi, kasi maitim. Grabe siya. Sorry. Oh, sige. Ang gusto kong sabihin, hindi siya mukhang Mormon, okay? okay. Ewan ko sa iyo, Father Henry. Ewan ko na lang. At saka, Henry, it's very important. It's so interesting that you should said so. That you said so. Kasi, naalala ko pa yung kanyang long sleeves. It's checkered na yellow. Na off yellow. Ay, so strange, from here taga si Ay, from here and from here. Checkered. You will know how this is interesting, especially because after like 2 months, because 2 months, 2 weeks, hindi ko na maalala, the man was back. Tapos nakita ko na naman sa lini daddy, furthering my curiosity. Pero ngayon, meron silang ginagawa sa table. Kung lumapit ako, nagbibilang sila ng barya. No? May mga 5s, 10s na bills, tapos coins. No? Nakalinya ng ganyan sa table. Ano yung collection sa misa? Parang gano'n ang itsura, Henry. Gano'n ang itsura. Sabi ko, dad, ano yan? Tapos kumuha siya, he gave me a brochure. Pagbukas ko, mga piano. Wow. Tapos sabi niya, pili ka anak, yung gusto mong piano dyan. Siyempre ako si anak, isa pang kwento to. Sabi ako, pinili ko yung pinakasimple kasi yun yung malamang pinakamura. Kasi nakita ko,
binili nila yung piano ko ng barya-barya. So, sino ba namang hindi mag-aaral lang ko? Pinag-ipunan. No? Hindi, Father Henry. Pina-change lang sa tindahan. Tapos, kaya na, gusto lang nilang magpahirap sa sarili. Bakit? Pero so, para sa akin, that's very significant. Really, yeah. Very significant. Pero that time pa, Father, nag-aaral ka pa lang noon. Nag-aaral pa lang ako. Wala pa kaming piano. So, eh, yung pinsan ko across the street, meron silang piano, dinadala ako ni Daddy doon para mag-practice. Siguro nakatatlong practice kami doon. Tapos siguro he figured out, I can't keep doing this, so we might as well buy a piano. Pero yun, significant yun kasi bumili ng piano, wow, ng piano ang daddy at mommy kong barya. So napakaganda. Ang mga compositions mo, Father, sobra ang dami na, no? Sa ano yung pinaka-paborito mo, Father? And meron pang question si Henry. Yun na. Yun yung question niya. Nabasa ko lang yung question niya. Ah, okay. Nabasa niya. Akala ko ako ang tinatanong mo. Ay, ang mukha ni Henry. Parang, can you please not interrupt me? Sige, ako yata ang host dito eh. Henry, what is your question? Father Junji, shut up. Sorry, Henry, what was your question? Sorry. So, yun na nga, yung unang tanong ko sana, ilan na ang na-compose mo ng mga kanta? Kung mabilang mo, hindi mo na mabilang. Sige na lang. So, sa dami nito, yun na. No, yung I don't even have copies of the CDs that I made with me. Wala akong ni isang CD. Nandun lahat sa JMM. So sa dami doon, Father, no, meron ka ba ang mga paborito? Oh, see? Yeah. Alam ko ang tanong niya. Ay, ang galing, naisip mo. Para tuwang-tuwa. Junji talaga. Pasensya mo na, Henry. Atrevida talaga yan. paborito. Parang bata eh. No? Namatang kasi ko siya. Sabi ko na nga ba. So far, tatlo. Dwells God, I Love the Lord, pati Do Not Let Your Hearts Be Troubled, anong title nun? I'm ever with you. Kasi ang original title nun, Do Not Let Your Hearts Be Troubled. Sabi lang, nga ba? Sige, I'm ever with you. Buti yung title, hindi mo na rin sabi, Chisi, troubled na lang. I know. do not na lang. happy? Bakit na yung paborito, Pads? Yung Dwells God, di ba lesson natin sa grace yon, na ang biyaya ay hindi lamang yung mga bagay-bagay, mga blessings. Ang tunay na biyaya, yung suma sa atin ang Panginoon Diyos. So, Dwells God. Ayun, I Love the Lord. Significant para sa akin yon, kasi sinulat ko yon during the lowest part of my life, the most disconsolate part of my life. Yeah. Yung Do Not Let Your Hearts Be Troubled, masaya akong sinulat yun. Easter yan sa Boston nung sinulat ko yung Do Not Let Your Hearts Be Troubled. Kaya nga, yung, parang punong-puno no, ng kanyang puso yung kanta. At yun nga, I have to admit din, Father, no, that, no, nung ginamit ko yung kanta mo during my retreat, yun din, tinamaan din ako doon sa I Am Ever With You. Napakaganda. No? Iyak na lang ako ng iyak sa... Salamat, Henry. Salamat. So, very consoling. No? Yung parang nangungusap sa akin yung Diyos, no, during that time. Napakaganda. Tapos yung I Love the Lord po, laging kinakanta yun sa vows, di ba? Hindi ko alam. ginagawa siyang responsorial psalm, Father. But kasi psalm naman kasi talaga yan. Ang ganda, Father. Ayan. Ay. Wala na, tapos na. Magtapos na tayo. Final prayer na tayo. tingnan mo, biglang nawala na naman si Father Junji. No? O di, samantalahin natin ito, pag-usapan natin si Father Junji. Father, yung mga kanta mo like Be Not Afraid, no, parang may mga hugot din yon, Father, no, parang
when you were writing that song, talagang mahirap ba talaga? Or was, oh, bakit itong, oh, sumingit na naman, oh, yan. Sabi ko sa iyo, ako ang laging nawawala, Father. Oo, mm-hmm. Yes. So, pag, siguro pag tinuhog mo lahat ng mga kantang ginawa ko, laging sumasa atin ang Diyos. Ang Diyos. Yun yung main motif yata ng mga kanta ko. Kaya nga sabi ko, bakit hindi pa nagsasawa yung mga tao? Eh, pare-pareho naman yung motif ng kanta, I'm ever with you. Be not afraid because I am with you. Dwells God. Parang lahat sumasa atin sa atin yung Diyos. Jesus ng aking buhay, di ba? Sumasa atin ng Diyos. Eh, kasi parang hirap kasi sa ating mga maraming Katoliko, parang ang Diyos natin parang nasa labas, tapos kailangan mo siyang i-please para bihayaan ka niya, tapos kailangan magpakabait ka para mapunta ka sa heaven. Eh, laging nauuna ang Diyos eh. Diba? Kaya nga. Una siyang magpakabait, nauna siyang magpataw, hindi pa tayo nagsasorry. At yung latest mo na kanta na yung nauna na kita. Nauna kitang mahalin, di ba? Mahalin. Para-paraan din. Father, yung the yung, first time na narinig ko yung kanta na yon, Father, yung kinakanta, naalala ko, practice natin yun eh. And unang kinanta ni Ray, no, Malipot, ang galing ng kumanta. Tapos, ay nako, Father, nandun lang ko sa may bandang likod na iyak-iyak na. Pero kasi salamat. Totoo, no? Totoo yung sinasabi nyo na yung good news, no? Ang good news ng Panginoon na laging ang Diyos ay suma sa atin. Oo, at siya ayun. Palaging nauuna. No? Tapos, ang laging, siguro yun yung life project ko sa pagtuturo ng theology, pati sa pagsulat ng kanta. Evangelion, good news, na parang matutuwa ka kasi yung Diyos, mas malawak yung kanyang pag-intindi, mas malawak yung pagpapataw niya sa atin. Kasi na, parang sawang-sawa na ako, brother, sasabihin ko sa inyo, sawang-sawa na ako sa mga pare na nasa media, nasa TV, nasa TikTok. Tapos ang lagi pinag-uusapan, impyerno, punishment pananakot of God, heaven and hell. Kahit nakasmile sila, pero impyerno yung pinag-uusapan, nakasmile sila, pero sinasabi nila, dapat magpag-upate kayo kung gusto niyong mahalin kayo ng Diyos. Parang tama na. Parang there is a much, much more positive and good news image of God that Jesus lived out in Nazareth. Yes. Hindi natin yung napofocus. Ang napofocus natin, yung doctrine of hell, doctrine of sin, doctrine of immorality, mga ganyan. Tama na. Tama na. Diba? Parang, Evangelion, good news na naman. Correct. Kaya ang in-encourage si Pope Francis, no? Parang, preach with joy. No? With joy of the gospel. Yung isang araw nga, brothers, na sabi ko, subukan ko nga kaya, random lang, pupunta ako sa YouTube, manunod ako ng isang streamed mass. So, may napili ako. Tapos, ayun, attend na misa. On the first 2-3 minutes of the homily, pinagagalitan na ng pare yung mga tao. Oh, no. Online! Oh, meron no. Siya, kayong mga ganyan, yung very accusatory. Oh my God! Akala ko, eh, batang pare. Akala ko tapos na yung mga araw na yun, yung mga batang pa, yung mga pare. Eh, batang pare, pinagagalitan niyo yung mga tao. Oh my God! Ayoko na. Baka alam niya na nanunood ka. Chance ko na ito, Arnel. Mapagsabihan ko si Father Arnel na ito. Siguro. Tingnan ko ba? Eh, hindi. Nag-work. Nag-work out ka ba sa bisang yun, Father? Siyang tinanggal ko. Pero ganun ba? Hindi ko alam. Kat tayo mga pari, di ba? Inaakala ba natin? And when you talk about the negative things about the faith. Do we actually think that we scare people into loving God? Do you scare anyone into loving? At all, kahit hindi ka pare, kung magulang ka, do you scare your children into loving you? Fear. Kaya mo sigurong ma-scare para sumunod, pero hindi para mahalin. Nice! Ang galing mo talaga, Father Henry. Isa ka nalang ito ay. Sinabi mo pa. Oy, kaya kayong dalawa, huwag kayong mananakot para mahalin kayo. Ay, nako. Ewan ko lang sa kanila. Kung natatakot ba yung mga young nanonood sa atin ngayon?
Leo, oh, sorry, sabi ni Leo, father. Mode ako, nag-teacher para mode ako. Para daw tayo sorry, nasa Leo. Klase. Oh, wow. Pero ba si Leo Sanchez, wow. Ano ba? Seminarista ba to si Leo? Kaklase namin yan, father. Huwag na natin pag-usapan kung anong itsura niya. Bastos talaga ito. Ah, ano po? Yes, father. Ano siya? OP. Ay, not OP. Oh, sorry, OP? Sorry. Ah, no, OP. Lang. CP. Passionist. Passionist, yes. Oh. Oy, Leo, sabihin mo yung mga passionist Winky. Mo na kapatid, ha? Na mga estudyante ko ngayon, ha? Magpakasipag sila. Lagi din COVID press yung... Siya ang father, si Bimby. Ang tawag natin dyan, si Bimby, father, si Leo. Kung maalala mo. Ayan. Pero father, totoo yun, no? Kasi madali kasing magalit sa ano, father? Pag ikong, ako, the temptation din, no? Na pag pare ka, you use the pulpit na para gusto mong pagsabihan. Idiin yung point mo. Yes. Oo. Pero... totoo. Kaya anong image of God nga ang kinoproject, di ba? Nakanang manginawa. Importante yun. Alam mo, Father Henry, hindi ka talaga ang ngayon. Parang feeling ko pag gaganyan ka, tatawa yung mga tao. Hindi sila magagalit. Uy, wag ka, Junji. Ang dami nagmamahal kay Father Henry sa Lebanon. Ha? Ay, sinabi mo pumunta ako doon, Diyos ko, talagang parang rockstar yan sa Lebanon. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin, Father. Isa lang ang hindi ko pinaniniwalaan dyan. Kung masarap ba talaga ang bake niya na Uy, cake. Uy! Pinatikin na kita! Masuska! Kulang pa ba yun? Pero pads, meron akong, kasi malalim yung, parang even yung sinasabi mo, do not let your hearts be troubled, sabi mo, masaya ka noon nung ginagawa mo siya, no? Pero yes, masaya ako. Parang consoled ka noon, no? Pero pag titingnan mo, pads, parang ang hugot niya, no? May ang hugot niya, malalim yung nanggagaling sa yung the consolation, no, na siguro nandun ka doon sa point na na-console ka na ni Lord, pero nanggaling doon sa parang hirap-hirap ng pinagdaanan yung ganun. May nabasa ako sa Reader's Digest dati. Great joys like grief are silent. Wow. Diba yung pinakamalalalim nating kasiyahan, hindi yung ganito. Diba? Okay lang natin. Pero yung malalalim nating kasiyahan ay katahimik, may tahimik. Diba? Mm. Kaya nga, sabi nga eh, magkakwento lang ako sa inyo ha. So, sorry baka sasabihin naman nagrarant ako. Nagbigay ako ng liturgical music seminar years ago. No? Tapos may sa question and answer portion, sabi, Father, sabi po ng liturgist namin, dapat daw hindi po kantahin yung ito ang araw sa Easter. Kasi napakabagal daw po, ito ang araw. Malamgot. Dapat po daw sa Easter, dapat po masaya, dapat mabilis. Ito. O sige, kung ano yung utos ng inyong liturgist, yung nasundin niyo. Pero sa isip-isip ko, talaga, lahat ba ng kasiyahan dapat nagpapapadyak ka, nagtatatawa ka, at naglulumukso ka? Diba yung pwede naman ang Easter faith? Eh, tingnan mo na yung Easter, ang resurrection stories. Nagpapapadyak ba sila? Nagtatatalon ba sila? It was a dawning upon them that the Lord was alive and their joy was deep and quiet. So parang, no closing. Anyway, so yun. Yung maiyak ka na lang sa tuwa, no? Oh, yung tutulo ang yung lupa. Iba rin yung naiiyak sa tawa. Masarap din yun, diba? Ayun yun si Father Junji. Yun yung ginagawa niya pala, naiiyak sa tawa. Tahimik na nga ako ngayon. At gustong-gusto ko yung naiiyak ako sa tawa. Joy ko sa heart ko ngayon. Pero iba yung joy na naiiyak ka na tahimik. Yung mas malalim yun. Yan. So yun yung nangyayari sa akin. Sabi nga ng ating viewer ngayon, no, inulit lang niya ang sinabi ni Father Arnel. Salamat, Bambi. Great joys, great grief are silent. Code like lang yung code grief, lang yung galing sa Reader's Digest. Beautiful. Ang Reader's Digest ba ay nababasa? Kasi ewan ko sa'yo. Sige, ipilit mo talaga. Father, sabi ni Yoli, no, correct ka dyan, Father Arnel.
love namin yan si Father. Oh, wow. Father. Siguro mga hako talaga to ni Father Henry. Until now, even na wala na siya dito, maraming naging paring Pinoy dito, pero kakaiba si Father Henry. Ay, lalo pag na nag-homily siya, Father Arnel, tagus sa puso. Sus, Ginoo ko. Asa ka pa niya, mangangpong Henry. Salamat po. Salamat, Ate Yoli. Kasi ang pronunciation niya sa chikard, kay chikard, chikard, tagus sa puso. Ayan. Ganihan, na-mention ni Father Arnel. From here. Alam mo yung kwento na yan, Father? Ay, wag na, wala so, mga, na tayong oras. Wala na tayong oras. Father, so ngayon, that nag-final vow na ikaw, no? No. May mga changes ba sa buhay or ano? May kwento ako dyan. So, after my final vows, pumunta ako sa Loyola. No, I was walking down the hallway, going to my office. Tapos, meron isang pare, hindi siya Jesuita. Meron isang pare, mabul, RL, congratulations, sabi niya. So, final vows, did anything change? Nothing, right? It's still the same. Tapos, ha-ha-ha, tawa siya. Parang si Father Henry. Parang si Father Henry. Seko, anong ako na naman. Anong i-address ko? Yung congratulations, tapos yung happy-happy niya. O yung nothing has changed. Everything's still the same. Seko, ha? Anyway, so, may nagtanong din sa akin. So, has anything changed, Father? At yun, sincere question yan. Hindi katulad ng kahapon, nung pare. Pero para sa akin, I think, we become more grateful during the waiting for final vows and after that. Kasi makikita niya yan. Makikita niya pag nag-final vows kayo, mararamdaman niya rin, parang ordination, mararamdaman niya rin na hindi tayo karapat-dapat natanggapin ng buong buo sa Society of Jesus dahil sa ating mga pagkakasalanan. Pero hindi yun ang tiningnan. Kaya nga ang Diyos ganun eh. Diba? Ang Diyos tinitingnan niya hindi lang yung pagkakasala natin, kundi yung mas kabutihan ginagawa natin. At yung ginawa ng society sa akin, mas tiningnan nila yung mga kabutihan ginawa ko kaysa sa yung mga hindi kong mabuti o kaya yung mga kaduda-duda. Kapalpakan. Kapalpakan. So yeah. Yun. So I didn't know how to address. So nothing has changed, right? This everything's the same. I didn't know how to address that. So I go, thank you. Goodbye. Kaplu. Parang iniisip ko to, sino kaya yun? Ay nako. Meron dito nag-comment. Meron dito nag-comment. Pero ayong ipakita. Ay talaga. Yes. Mamaya tingnan natin mamaya. Pero Father, Jow, gusto ko yung nanonood si Jow. Thank you, Jow. Sabi ni Father Jow. Congrats. Sabi niya, congratulations. Congratulations, Father Arnel. Parang ganito siya sabi. Iba. Okay. Ay, nato. Hi, Menen. Good to see you, Menen. Thank you si for Kuya coming. Si Kuya Menen, nandito. May sinabi dito si, ano ha? Erica. Richard. Oh, sabi ni Richard, alam na this. Alam na this. So, wag na lang natin anahin niyo kung sino yung blind item. Ito. Si Leo rin. Nilagyan niya pa talaga. Itong si Leo, no? Bisaya talaga to si Leo ba? Tingnan mo apelyido, oh. Hi, Erica. Ano? Thank you very much. Anyway, ano yung sabi mo, Father? Sabi ayun nga, Erica, yung sabi ni Father Erica. Arnel, fan po ako. Recently yeah, been Erica. Sending your songs to people who lost loved ones recently. Kaya nga, di ba? Thank you. So, yeah. Naku, ang dami-dami, Father Arnel, oh. Hindi na namin mahabol ang mga Rodney, thank you, Rodney. I hope your mom's doing well. Thank you, Rodney. Ayan. Sabi, yeah. Nagsabi pa dito. Hindi, July. Nasa library daw yung pare. Tinanggal ko na. Hindi, July. Nagbigay ng clue. Uy, wala akong sinasabi kung sino, ha? Talaga kayo. Oy, sabi ng ating Father Provincial, John Dry, pwede bang magiging regular guest si Father Arnel? Kaya pala magaling si Father Junji and Father Henry, magaling ang teacher. Salamat po sa inyo mga awit, Father Arnel. Hindi, yeah, John. John Viray, ikaw bang aming provincial? John,
mas magaling sila kaysa akin, kaya ginagalingan ko. Wow! Ay, talaga lang. Ako naman. So yun, pag magagaling ang mga estudyante, napipili ka ng teacher magpakagaling. Ay. Ay, talaga. Gusto kong i-quote yan. Gusto kong isulat yan. Mas magaling ang mga estudyante. Kaya, pag magaling ang estudyante, napipilitan magmagaling. Ay, nako. Father Totet from Cambodia. Ang hi, Totet! Hey. Manoy! Thank you, Manoy, for watching. I hope everything's okay. Wow! Ay, Father Totet, isa pa yan, no? Very inspiring. Uh-huh. Yes. Oh. So, paano yan, Father Junji? Oo nga, yan. Bilis-bilis ng panahon, no? Hindi natin mahabol yung mga comments. Mm-mm. Okay. Salamat sa lahat ng mga nag-comment. Father, ito na lang, Father. How do you deal with, ano, kasi sa totoo lang, no, like ang dami-dami nagsabi dito na mga fan daw sila mo, no? At ng iyong musika. Oh. Yes, ng iyong musika. How do you deal with those ano, reality? Kasi totoo naman 'yan, Father. Yung anong reality na 'yun na marami siyang fans? Oh, maraming fans. Hmm. Ay, may tinuturo si Father ano, yung ay, ay. See? Need he say more? Silent yun. With a small letter, I. That I might decrease and the Lord may increase. Yung I putot. Bisaya juga ikan Father. Karon yung nasa labi yun, nag-retreat ako sa novitiate 2 years ago. Meron doon, pinamisa ako na isang beses sa 8-day retreat ko. Mm. And then nag-concelebrate na isang retreat na pare na napakatangkat. Siguro close to 6-7, mga ganyan. Tapos ang pangalan niya, Father something short. Short. So, pinakilala ko siya, this is Father Martin Short and I'm Father Arnel Tall. I tell you guys, ganyan kami sa altar. Sobra. Okay. Ay, nako. Sorry. Ilang one hour ba to? 1 hour? Uh-oh, yes, Father. 1 hour tayo. At magtatapos na nga tayo. Para sa'yo, magtatapos tayo ng in 1 hour. Baka hindi pa yan nakapag-lunch si Father Arnel. Gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga bumati ngayon. Pati lahat ng bumati dun sa final vows ko sa Facebook. Ni-screenshot lahat ng mga kaibigan ko tapos pinadala sa akin. Salamat sa inyo lahat. Oh, kasi wala ang Facebook, no? Messenger lang. Messenger. Ayan. So, sige na, Father, final words na lang, no? Especially in this time of the pandemic, but to those who are going through difficult times, what can you share to them? How magsasabi ba siya ng final words kasi nag-final vows na siya? Ay, talaga. Pwedeng ganun kung gusto mong yan ang mangyari. Siguro yung unang pumasok sa isip ko na lang. Naghihirap ang Pilipinas ngayon sa isang bagay na, sa dalawang bagay, isa na hindi natin control at isa na control natin. Yung hindi natin control yung virus. Okay. Yes. So, naghihirap tayo dahil doon. Pero mas naghihirap tayo dun sa pangalawang bagay na kaya nating i-control. Yung mga politiko na nagnanakaw ng pera na dapat na ilaan para sa dun sa mga may sakit at nag-aalaga sa kanila. Mm-hmm. Sa darating na eleksyon, kung nakaregister man kayo hindi, kung boboto man kayo hindi, gawin nating mission na palitan na ang mga magnanakaw sa bayan. Utang na loob para sa mahihirap. Utang na loob po. Yun ang aking final message. So, mabigat na paalala, no? At obligasyon, no? Bilang mamamayang Pilipino. From Father Arnel Tol. Nung pagkasabi niya, parang ang kantang-kantang. Hindi talaga. Makaganon siya, oh. Pag tumabi ka nga kay Father Bill Abbott, di ba? Pero totoo yun, no? Maganda yung ngayon, Father, no? Dalawang ano ang nakuha ko sa napag-usapan natin ngayon, no?
una yung good news, no, na kung tuhugin nga lahat ng mga songs si Father Arnel, oh, nandoon yung suma sa atin ng Diyos, no, that the Lord is with us, that kaya nga nandito siya sa atin, no, hindi dahil makasalanan tayo pero dahil minamahal niya tayo and he has been, no, ahead of us sa pagmamahal. Yun yung una kong nakuha. Kaya din sa ating mga bagong mga pare, no, sa mga kabataang pare, maganda na isabihin, no, ang good news na yon at hindi yung mga galits natin sa mga people of the world, no. Pangalawa, I'm ano, Father, totoo yung kasi gusto, I've been meaning to ask those who have ano, yung nakapag final vows, kung ano ba yung pagbabago, no? Kasi sa mga pari, nadaanan na natin yan, no? Kasi nung nagpari tayo, ano yung naramdaman mo, nagbago, ganyan. Pero yung sa mga nagpa-final vows, pero gusto ko yung sagot ni Father Arnel, no? Nang sagot niya, more grateful, na, pero for everyone's, ano din, no? Very personal sa akin yung pasasalamat na tinuro ni Father Arnel, na pwede mong kalimutan lahat, wag lang yung magpasalamat, no? And that goal to be more grateful, no, hindi siya goal, eh, but it's a fruit, no, katulad nung pagtanggap ng final vows, it's a fruit na ang buhay nagiging mas mapagpasalamat kasi nga hindi man tayo karapat-dapat pero binigyan tayo ng Panginoon ng mga ganitong pagkakataon, no, na maglingkod sa kanya at magbigay ng kanyang mukha sa ibang tao. So maraming salamat, Father Arnel, sa pagpapakita. Maraming salamat. Salamat din, yes, sa inyo at sa lahat ng mga nanonood. So you. Father Arnel, pwede bang ikaw ang mag ano, closing prayer and you give us your blessing? Final blessing. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, we bring to you all your people who are in need of your help. We all need saving from you. But may we never forget that you are a God of generosity that cannot be outdone, that you are a God who loves us first and more than we can ever love you. Make us truly grateful for all the blessings that you have given us, even though we do not deserve them. And please rid us of people who make life more difficult for the poor and the suffering. Bless us all, dear Lord. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and the people you love, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Maraming salamat, Father Arnel. Goodbye, thank you, everyone. Have love you both. Day. Thank you. Feeling blue? Ever thought of looking into the bright side of things? Let us help you out. Join our light, engaging, and inspiring conversations with our Chaplains On Air. Hosted by Father Junji Bargayo.